Golden State Warriors, mga idol, mukhang meron ngang magandang lineup na nabuo sa laban nga nila last game, Game 2 against sa Boston Celtics. At ang sikretong player nga dyan, mga idol, ay itong si Gary Payton, nakakabalik lamang. Laki na agad ng kanyang impact, mga idol. Last game nga inaglaro siya ng 25 minutes, 3 out of 3 nga siya sa field. At alam nyo ba, mga idol, ang lineup nga na sila Gary Payton, Stephen Curry, Andrew Wiggins, and Otto Porter Jr. and Draymond Green ay ang isang lineup na ginamit ng Warriors na very successful nga sa Game 2. Kung saan naglaro nga lamang ng 8 minutes itong limang ito. Pero ang kanilang offensive rating, mga idol, ay 150 at ang kanilang defensive rating naman ay 100. At kapag sinama nga natin, mga idol, yung kanilang mga minutong nilaro against sa Memphis Grizzlies noong round 2, meron niyang 163 offensive rating, mga idol, itong lineup na ito at meron namang 86.4 defensive rating. Napaka-dangerous nga, mga idol, na itong limang player na ito para sa team ng Golden State Warriors. At ngayon ay may access na muli itong si Coach Steve Kerr dahil bumarik lang nga ang kanyang injured na player all throughout the playoffs na si Gary Payton. Kaya naman, mga idol, sigurado yan, maaasahan natin, makikita natin itong limang ito. Itong si Gary Payton, Stephen Curry, Andrew Wiggins, Otto Porter at Draymond Green na maglaro sa Game 3 nga bukas against sa Boston Celtics. Pero anyways, mga idol, tanong ko nga sa inyo, sino ba sa tingin nyo ang mananalo sa Game 3 bukas? Ito bang team ng Golden State Warriors o ang team ng Boston Celtics? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita ay pag-usapan naman natin ang balita tungkol kay Kyrie Irving at sa team ng Brooklyn Nets. Mukhang ang wala nang magagawa ang Brooklyn kung hindi mabigyan ng contract extension itong si Kyrie Irving. Kahit na nga yan na nabanggit nga nila nung nakaraan ay hindi nga sila committed long term dito kay Kyrie. Siguro at wala na nga rin silang choice, mga idol. Ayaw din siguro ng ibang mga NBA teams na i-acquire itong si Kyrie Irving from the Nets. Siguro ayaw nga nilang magkaroon ng panibagong sakit ng ulo. Kaya naman sa ngayon, mga idol, Kyrie Irving mukhang mag-i-stay muna sa team ng Brooklyn Nets. At pag-usapan naman natin, mga idol, ang ating next balita na patungkol dito sa team ng Los Angeles Lakers. Nagkaroon nga sila ng free agent workouts, mga idol, na kung saan win-workout nga nila itong mga player na ito, si Langston Galloway, Kyle Guy, Alice Johnson, Louis King, and DJ Wilson. Sila nga, mga idol, ang anim na player na tinesting ng Lakers ngayong araw na ito. At mukha nga nag-umpisa na ang pagkilos ng team ng Los Angeles Lakers. Ayaw na sigulo nila, mga idol, mapag-iwanan, maubusan ang mga player ng mga free agents na ito. At ngayon nga, mga idol, ay mukhang tinitingnan nila kung sino ang mga player na pwedeng maging fit para nga sa team ng Los Angeles Lakers next season. At iyan nga, mga idol, ay magandang move para sa team ng Los Angeles Lakers, pati na rin dito kay Darvin Ham. Maga pa nga lang ay nag-umpisa na sila, mga idol. Pagpapakita nga nila to, mga idol, ng determinasyon na talagang gumaling na ang kanilang team next season at maging championship contenders. Kaya naman siguro, mga idol, maaasahan na rin natin kahit papano ang team ng Los Angeles Lakers na talagang mag-improve next season. At tingnan nga rin natin, mga idol, kung ito bang si Coach Darvin Ham ang magiging sagot sa problema ng team ng Los Angeles Lakers. Pero anyways nga, mga idol, yan ang nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!